What's up, guys? Opo si Sean Samonte, the youngest professional drummer in the Philippines. So, tole, we're back with our loading the Ultimate Heroes. Eh, no nga pala, before we start, salamat the Ultimate Heroes dahil isa sa mga videos ko na nireact ko is nakita niya and nag-comment siya doon. I'm just gonna reply ko na salamat. Thank you ako dahil, come on, loading natin yan si The Ultimate Heroes or ika nga, ang Leo Morosioli ng Pinas. Ako lang talaga nagsabi. Okay, and we're gonna be reacting his punk rock cover of Bakit Pa by Miss Jessa Zaragoza. But before that, ito muna. Punk Sana! So, tole, loading the Ultimate Heroes, the one-man band ng Pinas. Kasi siya na talaga nag-gitara, siya na nag-bass, siya na nag-drum, siya na nag-gitara, nag-produce, nag-mix ng kanta na to. And actually, parang familiar sa akin yung kantang Bakit Pa ni Miss Jessa Zaragoza. And I think, without further ado, let's react to this video. So, ito muna. I'm just gonna wear my headphones for better audio, kasi nga naman. So we're gonna start this video in 3, 2, 1. Heroes! Hero of the week. Ah! My best comment of the week, ah. Okay, sabi na parang familiar na ako sa kanta na to eh. Pero punk rock cover to, so alam ko lang yung parang na-familiarize ko na yung kanta ni Miss Jessa Zaragoza na Bakit Pa. Pero this is a punk rock cover ng ating Loading Lodi. So we're gonna be continuing the video. Ito na, ito na. Sino nga kita tawagin? Sino nga kita? Alright, dun sa ganda ng ano, yun lagi ko narinig sa mga ano, mga punk rock, mga punk mix, mga isang, every time nag-shuffle ako dun sa Spotify, yun lagi ko napapahinga sa mga punk bands, ganun, grabe. Napaka-hard hitting ng tunog nga naman, no? So let's continue the video, my boy. Oh wow, from solo, tapos from
Grabe ah. Nagtaas sila ng nota. Then sinabay nila yung crowd. Grabe. Mukhang pa-ending na tayo na eh. Yun yung mga magaganda sa mga punk rock na mga tunog. Is just straight up palm mute, straight up hard hitting yung tunog. Diba? It's just... Tapos, yung mga riffs nila is hindi sila masyadong mariffy. Pero, yung the way na yung riff composition ng gitara with a lot of palm mutes, with a lot of yung mga hindi na harmonies, yung mga octaves, yung mga magandang aspects, mga magandang factors pag napapakinggan mga punk rock na kanta. So let's continue the video. If you want to listen to this cover without the sound effects, like the bell, clicks, just go to my channel, click the join button. Alright, so my official audio to. So wala yung mga special effects na nilalagay niya kasi diba, dito sa video na ating nire-react is may mga notification sound effects siya, mga notification bell, that was, bakit pa? Ni Miss Jessa Saragosa, but it's a punk rock cover of The Ultimate Heroes. And I should say, I want more, di ba? Actually, wala talagang pinagbago itong si The Ultimate Heroes. Just one-man band, just doing covers of such songs, di ba? Gagawing punk rock, magawing metal, pure rock, pure punk, di ba? Doon lang talaga sa ano, yung mga lagi ko napapakinggan is just maganda lang talaga siya pakinggan, the palm muting, yung chord progression habang nagpa-palmute, yung riffing na part doon every punk rock na song. Yun yung isa sa mga magagandang factors pag nakikinig ako ng mga punk rock na kanta, just straight up hard hitting, the riffs, the palm mute, just everything, no? Katulad ng mga bands like Green Day or Blink 182, kung napapakinggan niyo yung mga kanta nila, yung tunog nila is quite similar-ish, pero makikita niyo na may difference yung sound nila sa isa't isa. Green Day is more of like medyo slowish sila, pero yung Blink 182 yung all the small things, more medyo mabibilis sila. And grabe, hard hitting yung drums. It's just crunch. May mga punk rock bands nga na crunchy yung bass eh, 'di ba? Kasi yung mga basses ng mga punk rock is more on crunchy. It's just pati yung bass nga, hard hitting yung tunog eh. Ma-punk rock kasi eh, di ba? More on hard hitting talaga. Dito sa cover ng The Ultimate Heroes, grabe. From a mellow song by Jesse Saragosa, ginawa niyang a little heavy, di ba? Pero andun pa rin yung mismong kanta. Pinabigat lang niya. Alright, a little scream, a little growling, no? Para to add spice dun sa kanta. Which is a really good mix, di ba? And one-man band to, so siya na rin ang nagpo-produce, siya na rin nagmi-mix, siya na lahat talaga. So, ay nako, The Ultimate Heroes, paturo po mag-mix and mag-produce, di ba? Para two-man band na tayo. Ako na magda-drums, di ba? And, of course, salamat dahil nakita mo yung isa sa videos ko na about sa covers nyo. Grabe, The Ultimate Heroes, I really love your content. And if you want to see more of The Ultimate Heroes, and do subscribe to Ultimate Heroes, I put the link down in the description. Loading ko yan pagdating sa
pag-mix, pagdating sa mga just one-man instrumentalist musician, yung, may mga collaborator siya, pero one-man band is a really hard job. Or it's a really hard, alam niya, really hard na position, really hard siyang i-execute kasi ikaw na lahat eh. Parang ikaw na yung mismong carry sa isang laro. Ano ba? Parang ganun ang feeling nun. And syempre, ang conclusion ko dito is, pusado-pusado itong cover na to. May mga favorite ako na covers ng The Ultimate Heroes and definitely isa ito sa mga favorite ko. So, grabe, The Ultimate Heroes, Loading Lodi, one-man band, ikaw na lahat, ikaw na carry, paturo naman, para hindi ka mahirapan. Alam, isa kasing mahirap na job yan, so, paturo, The Ultimate Heroes, notice me senpai. Okay, so, I think that was it. Nagustuhan nyo ba tong cover ng The Ultimate Heroes? Meron ba kayong mga paboritong covers from The Ultimate Heroes? Oh, comment nyo naman para makita ko. And kung meron kayong mga suggestions, mga artists, mga bands, live performances, music videos, alam nyo na yan, comment down below to, you know, para makita ko and para ma-react natin all together. And oo nga pala, lalagay ko yung YouTube channel ng The Ultimate Heroes para if you want to see more of his content. Diba? I'll put the link down in the description. So, kung hindi pa kayo na-subscribe, subscribe na kayo sa channel ko. Tanya nyo yan. Oo, nag-iiba ng kulay to kasi high-tech to. AI. Nag-iiba talaga siya ng kulay. Siya mag-isa. like na rin yung video and click notification bell para makita nyo yung mga videos ko. Makapagkwentuhan tayo in the future videos. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Sana hype kayo ngayon. Sana na-entertain kayo. Salamat and I'll see you next time.